So, I expose the elite, pati itong ABS-CBN. You know, the Constitution says that the media must be owned 100% Filipino. ABS-CBN owns Rappler. Rappler is owned by the Americans. If you have an investment in that company which is Filipino, but which forbids ownership even in minuscule amounts, that is a violation of the Constitution. Yan ang ABS-CBN. And the elite in this country, sobra-sobra. Sobrang they take advantage kasi ABS sila. Putang ina ninyo. Akala ninyo, kayo lang ang marunong, you are the only ones who have the morals to talk about what ails this country. O nga na. Ako, anong habol mo sa akin? During the election time, I told you, kutkutin mo na lahat ng bangko. Ngayon, nanalo na ako pagka-presidente. I give you the authority. Look for the 200 million that Trillanes was harping on garbage. Hindi mo lang nila binawi. And yung worst of all, itong ABS-CBN magnanakaw. Because when I was running, I had no money. But at the yung medyo mataas na ang rating ko, marami na nagbigay. So I went to them and say, pwede ba ako magpa-advertise? Wala akong advertisement eh. If you notice, you look back, take a few steps back in time. Yung ano na lang, nung may pera na ako, gusto kong bumili. Anak ng, hindi na nila in-air yung proposal ko. Hindi pa nila sinauri yung pera ko. Kaya isa pa yan. Si Gabi, sinasabi ko, putang ina mo, kapal ng mukha ninyo. That is how this country is corrupted by the elite. Ayaw yung magtuong kaning mga taga Manila. Kaning ABS-CBN, putang ina ni. Kadakog utang anas gobyerno. Ang tag-iya ana ha, paguman sa martial law, iuli ang ABS-CBN sa Lopez. Pagkahuman libre, wala nang gikan kang Benediktong gibalin sa'yo. Huwag bayad-bayad na. Karon kaning mga Lopez, naghuam o kwarta sa DBP, dako kayo ng bangko ni Atoma, kamong mga maedad na kibaw mo. DBP. Pagkahuman, ang mga Lopez ni huwam o dagdagong bilyon. Kahuman wala. Gikondon, gipasaylo ang utang sa mga Lopez. Putang ina pagkahugaw ng Pilipina. Napakoy daghang sentimento isulti sa inyo. Itong nangyari sa itong mga Lopez of companies. Ang Congress is planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate, kung may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until babayaran ng mga Lopez ang taxes nila, I will ignore your franchise and I will not give them the license to operate. Kalokohan yan. Parang binigyan mo sila ng price for their being for committing criminal acts. Sumobra kayo. Pati yung EBS, yung pera namin, tinanggap ninyo. Hindi naman pala ninyo ginamit yung... Bakit hindi kita murahin? Localized tayong mga politiko, ganun na lang kababa ang tingin nila sa atin. Ito lang. Even in the caricatures, you notice how they portray us. Para tayong hampas lupa ng
nakaw dito, nakaw doon, as if they are also living in the pristine. May mga racket kayo na sabihin niyo, you justify it. DBP went down. Kaya pumasok ang gobyerno niya because hiniraman ninyo ng pera when it was a governance time to be there. At hindi kayo nagbayad. Well, you tell us you paid. No, you did not, of course. What you did was to seek the intervention of the powers and you got a what? Condone. Huwag tayong magbulahan dito. If you want to, lahat tayo, you expose my wrongs and I will strip you naked in public. Hubaran ko kayo at hubaran ninyo ako. No quarters asked, no quarters given. Yan ang gusto ninyo. At hindi rin ako gusto maging sa inyo ng pabor. Never had. Remember Gabby Lopez. You went to Davao. You opened the cable kasi meron doong existing cable. And you thought that I was one of the investors. Pumunta ka sa akin, sabi mo, sabi ko. Sabi niya, meron nga kaming application. Huwag mong bulahin sarili yung marami tayo karap doon. Tapos sabi ko, bakit? Sa mayor ka eh, investor ka na. Sabi ko, where is your permit? Bang blank ko yung papel mo, pinirmahan ko, approve ko. Then that night you kept calling me for dinner. Sabi ko, no. Did I ask you for anything? Contribution something? Pinatawag mo ako doon sa opisina mo before the elections. You asked me, are you running? I said, no. We had lunch together with my aide and never ask anything from me. Kaya yung lahat kayo nung nanalo ako, wala akong utang na loob sa inyo ni Conte. And even the mga ito. But for those guys who offered, I accepted. Ay, heartily. Pero sabi mo na papuntahin mo ako doon, pabihong pero ay putang ina, gago ko. Pati ako lang ang politiko nagmura. Diyan sa inquirer na diyan sa ABS, ang putang ina niya magmukha yung pera, litse kayo. Ito ko naman. Ano man makuha nila sa akin? Sabi nga nila nung itong ABS, basura. Ito, niwala sila kay Trillanes, isa pang hopeless. 211 million. Sabi ko, hindi totoo yan. Nung nagpresidente ako, sabi ko, sige, ako na ang presidente yan. Kalkalin ninyo ang buong Pilipinas. Bangko, pag may nakita kayo, basi kalahati, I will step down as president. Mahanap lang kayo, basi kalahati niyan. Huwag nga kalahati. Bigyan mo ako 1/4 niyan. Pakita mo sa akin sa Bangko Sentral, itong putang inang amla na to, pataman-taman. Sabi ko, galing sa inyo yan, letse kayo. Kaya galit ako sa mga hindi ko pa nakita. Nandito ba? Sampal pa kita. Eh, mahilig talaga ako ng palang tao. Yan ang totoo. Whether you like it or not, ganun ako. Eh, ngayon, ako na ang presidente. Ako na nag-utos sa inyo. Sige, makahanap kayo dyan. Kaya ako, kaya ko magbastos ng tao kasi wala kang masilip sa akin. Babae? Tatlo lang naman yan. May yung, baka yung presidente niyo dito, apat pa. Yung vice president na lang kung hindi yung presidente. Sa drama, huwag na tayo magdrama. Lahat man tayo. We all have feet of clay. That's the problem. Nag-ano ka lang, how deep you are stuck in that mud. But we all tread with the feet of clay. Kaya nga.